I-rated SPG. What's up mga kapamilya? Narito ang mga matitinding eksena at kaganapan sa SPG ang probinsyano. Tinanong ni Madam Lily kung nakita niya si Arturo at Renato. Wala daw sila dito. At ang balita niya, dinalaw na nila si Don Ignacio. Mga wala talagang sariling diskarte ang mga hayop na yun. Ako ang unang lumapit doon para i-endorso niya at susulutin pa nila. At hindi ako papayag na makuha nilang endorso nila si Don Ignacio. At kung hindi ko mapipakinabangan si Don Ignacio, walang makikinabang sa kanya. At tinawagan ni Madam Lily si Lito Balmaria. Binibigyan na kita ng basbas para patayin si Don Ignacio. Gamitin mo ang Black Ops. Pero kailangan niyong planuhin mabuti. Kailangan tamang timing. At gising na ang matanda. Bahina pa rin ang katawan pero matalas pa rin ang isip. Kaya't delikado. Huwag kang mag-alala madam at mas tuso pa rin tayo sa kanya. At huwag kang pasisiguro dito. Hindi siya tatawaging hari ng teritory niya kung wala siyang binatbat. Kinausap ni Lito si Major Di Bella. Mukhang malaking misyon ang unang ipapagawa sa inyo ng unang ginang. Gusto ni madam na paghandan niyong mabuti ang pagpatay kay Don Guillermo. Dahil kapag nagawa natin yan, mas mabilis na nating masasakop ang buong norte, buong teritoryo niya. At Lito, malaking misyon ito. Dapat mas malaking bayad. Oo nga, para masulit ang suspension namin. At hindi rin ito madaling misyon para sa amin ito, Lito. Dahil alam naman nating lahat kung gaano kahigpit ang security ni Don Ignacio. At bukod doon, alam natin kung gaano kalawak ang pangyarihan niya dito sa norte. Kailangan pagplanuhin namin itong mabuti. Alam ko, Major, pagplanuhin niyong mabuti. Dahil kapag nagawa niyo ito, lahat ng hihiling niyo ay ibibigay ni Madam. At huwag kayong maglala sa suspension na yan. Kaya niyang ayusin yan. At pati na rin ang promotion mo, Major. Samantala, nagpaalam na si Renato at Arturo. Marami pa daw silang gagawin sa palasyo. I'm glad that stable na ang kondisyon ni Don Guillermo. At nagpasalamat si Aurora sa pagbisita sa kanyang papa. Hangad ko na mapabilis ang paggaling ng iyong ama dahil marami pa kaming gagawin. At sigurado ko, hindi ito ang huling pagkikita natin, Aurora. At ayon kay Aurora, mukhang maayos na ang kalagayan ng kanyang papa. Maari daw siyang bumalik sa Amerika, hindi pa raw pwede. Kailangan pa raw siya ng kanyang papa. Marami daw nag-aantay na trabaho niya doon. At may sarili na rin siyang buhay doon sa Amerika. At sigurado ako na hindi papayag iyon. At ikaw ang kumausap sa kanya. At sa kabilang banda, kawawa naman daw ang mga tao rito. Kagaya din ng buhay natin sa bundok, ang buhay nila, ang kahibaan lang, ay kaya nating ipagtanggol ang sarili natin. Di gaya ng mga tao rito, wala na silang magawa kung inaapi na sila. At kung bakit may mga taong tulad ni Don Ignacio, mga tulad niya na nang-aabuso ng mga tao, lalo na yung mga mabubuti at gusto lang mamuhay ng tahimik at mapayapa, alang ang bituka ng Don Ignacio na yan. Dapat lang na hindi na pinapatagal dito sa mundo. At ngayon, nandito na tayo, hindi na din dapat hayaan na ipagpatuloy ang kasamaan ni Don Ignacio. At ayon kay Armando, ganito lang dati ang buhay namin noon. Simple at mapayapa. Pero wala kaming awa na ginulo ni Don Ignacio. Walang awang kinamkam ang aming mga lupain na sinasaka namin. Simple lang ang gustong buhay namin. Pero dinala kami sa marahas. Wala kaming magawa kundi pagtanggol ang aming sarili at lumaban. At ayaw namin ang ganung buhay. Pero pinilit niya kami. Pareho lang tayo ng buhay, Armando. Dati, isa akong matinong pulis. Pero inipit ako at pinagbintangan. Hanggang sa nakulong. At pati na rin ang kanyang Lola Delphine ay idinamay nila. At pati na rin ang aking mga kasamahan. Namatayan ako ng anak at ng aking asawa. Hindi ko na alam ngayon kung anong direksyon ng buhay ko. Pero alam ko, kinakailangan kong lumaban. Hindi na para sa akin, kundi para sa pamilya ko at sa lahat ng mga Pilipino. At gaya ng sinabi ko, makikipagtulungan kami dahil naniniwala kami sa inyo. Samantala, kinausap ni Major Di Bella si Talia at alam niya daw na matutulungan niya sila. At bakit daw siya? Sino daw ba ito? Si Don Ignacio. Tulungan mo kaming patayin siya. Baliw ka ba? Hindi ko gagawin iyon. Matagal kong binantayan si Don Ignacio, pero ako rin pala ang tutumba sa kanya. Hindi na kumbinsi ni Major Di Bella si Talia. Konting panahon na lang daw at makukuha na ang loob niya. Ang inaalala ko lang, baka magsumbong ito kay Don Ignacio. Kaya't kailangan nating i-monitor ang bawat galaw niya at kailangan nating iligpit siya. Sa kabilang banda, kinausap ni Aurora si Don Ignacio. Dahil pagaling ka naman na, kailangan na daw bumalik sa Amerika. At andyan si Lucia para alagaan kayo. Ilang taon na naman akong mahuhulila.
Hindi ka na ba mapipigilan kahit anong pakiusap ko sa'yo? Hindi mo ako mapagbibigyan? Napagbigyan ko na kayo, Papa. Masyadong mahaba ng panahon ang binigay ko sa inyo. At nagpapasalamat ako sa Diyos na pagaling na kayo. Pero hanggang dun na lang muna. At paglabas ni Aurora ay nakasalubong niya ang doktor. May kailangan daw siyang malaman tungkol sa kalagayan ng kanyang papa. Ay lumabas pa raw na isa pang sakit si Don Ignacio. May stage 4 cancer daw sa buto itong si Don Ignacio. At may taning na raw ang buhay niya. Pwede raw na humaba pa ang kanyang buhay ng isang taon. Basta maganda ang kanyang chemotherapy. At walang garantiya na makayanan niya ito. Dahil kumalat na ang cancer hanggang sa vital organs niya. At bumalik itong si Aurora. Kailan pa daw niya alam? At bakit hindi sinasabi ito sa kanya? Ayaw daw niyang mag-alala siya. Humahanap daw siya ng tamang oras para sabihin sa kanya. At nagbakaawa itong si Don Ignacio na wag nang umalis. Samahan mo na lang ako sa aking nalalabing oras at panahon dito sa mundo. At yan na lang ang hiling kong regalo mo sa akin. At huwag kang mag-alala anak. Babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko. At ayon kay Along Rosa, ano daw ang plano nila ni Armando? Pinapangako namin na hindi kami titigil hanggat hindi na ibabalik ang anak mo. At ang akala namin ay napatay niyo na si Don Ignacio. At umasa kami na tatahimik na ang buhay namin. May sa demonyo talaga ang matandang yon. Akalain mo sa dami ng tama na buhay pa rin. At parang awa niyo na, gawin niyo na lahat ng paraan para mabuhay ang mga anak namin. Huwag daw mag-alala at gagawin nilang lahat para maligtas sila. At nagtanong si Diana, madalas daw ba itong mangyari na ginugulo sila? Oo, buwan-buwan pumupunta sila rito para kunin ang mga pinaghirapan namin. Nagtatrabaho kami para sa pamilya namin para mabuhay. Pero sila lang ang nakikinabang. Kaya kami natutong lumaban para sa pamilya. Hindi namin kaya ang ginagawa ni Lilita at Armando. Hindi namin kasing tapang nila. Kaya tinitiis namin ang paghihirap na ginagawa ni Don Ignacio. Kaya huwag na daw sila maglala. Kapag naligtas na daw nila si Delia, sisiguraduhin daw nila na hindi na sila guguluhin ni Don Ignacio. At pinulong ni Armando ang mga kasama niyang magsasaka. Huwag daw silang mawalan ng pag-asa. At ipinangako na hindi raw babalik dito hanggat hindi naliligtas ang mga kasamahan nila. Ngayong nakasama na si Cardo Dalisay at ang buong Agila, mas malakas na ang puwersa namin. At tatapusin na namin ang kahayupan ni Don Ignacio. At umaasa kami, Armando, sana maibalik mo ang mga anak namin. At nag-aya nang umalis itong si Armando upang tuparin ang kanilang pangako. At pagdating nila sa mansyon, nagpulong ulit sila. Tay, anong gagawin natin? Anong plano mo? Paano natin ililigtas ang mga kasamahan natin? At tumarap si Armando kay Cardo. Ngayon, kailangan namin ang tulong nyo. Ano ang gagawin natin? At nagkatinginan ang mga ito at hinihintay ang sagot ni Cardo. Ano kaya ang plano ni Cardo? Abangan natin at tutukan mga probinsyano ang matitinding eksena. For more updates at kung bago pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like and share para ma-update kita sa ang EPG ang probinsyano. Maraming salamat kapamilya and God bless everyone.